Okay mga kasikreto, welcome back sa ating channel, Secret Garage Channel. For today's vlog, Hyundai H100, shout out nga po pala sa Immortal Motobag. Immortal lang ang malakas. So itong unit na to mga kasikreto, na PMS na natin yan for 15,000. Nakita natin may tagas yung wheel cylinder niya sa likodan, kabilaan. So yan ang gagawin natin ngayon, papalitan natin. Tara, baklasin na natin mga kasikreto. Mga kasikreto, tanggal na natin yung gulong niya. May limang stud nut. Ikutin nyo lang counterclockwise pag baluwag. Next natin tatanggalin, nakikita nyo to. Yung dalawang Phillips screw na yan, yan ang tatanggalin natin. So pag natanggal na natin dalawang Phillips screw mga kasikreto, para matanggal tong drumbrake, pupukpukin lang natin palabas to. Make sure na nakatanggal at naka-release yung handbrake natin, ha. Make sure na umiikot ng pre-wheel yung ating mga drumbrake. So pupukpukin lang natin. Kung nakita nyo, bumitaw na yung drumbrake natin. Huhugutin lang natin palabas yan. A few moments later. Okay mga kasikreto, ito yung papalitan natin. Yung wheel cylinder na yan, may tagas. Medyo natuyo lang ngayon kasi nilinis ko na to nung nakaraang PMS. So kung nakikita nyo, ayan, tumatagas. Tumatagas ang brake fluid. Ayan mga kasikreto, medyo malakas kaya for safety, pinapalitan na natin. Ito nga pala yung kapalit. Para sa kaalaman ninyo, ito po yung part number para sa H100 na Euro 4. Yan, original parts po ito. Huwag tayo magtitipid, lalo na para sa safety ng ating mga sakay at ng driver. Pagsay ko pa lang sa'yo eh, nanganib na ang buhay ko eh. Safe na safe. Okay, para sa mga hindi familiar, sa kanilang babaklasin, mas maganda picturean nyo po muna bago nyo baklasin, para at least may idea kayo kung paano yung position niya pag ibabalik na natin. So pagka natanggal na natin yung mga spring mga kasikreto, pwede na natin batakin tong rig kahit konti, para lang may space pag tatanggalin na natin tong wheel cylinder. Para naman sa pagbabaklas ng wheel cylinder dito sa likod, yan, kung nakikita po ninyo, ang una natin tatanggalin ay itong bleeder screw. Yan, pag natanggal nyo na tong bleeder screw, ito rin namang flare nut para sa brake fluid line, at meron siyang dalawang 10mm bolt para matanggal yung wheel cylinder. So uli ka, baklasin na natin. Okay mga kasikreto, nabaklas na natin yung dalawang gis na nut pati yung bleeder screw. Yan. Kailangan natin tanggalin to kasi hindi natin mahuhugot yung wheel cylinder. Tatama siya dito sa pinaka axle. So
abutin lang natin tong wheel cylinder na to. Ayan. Ito mga kasikreto, yung ating stock na wheel cylinder. Talagang palitin na for safety. Papakita ko naman sa inyo yung original na bago. Ayan mga kasikreto, bagong bago, nakabalot pa. Ito po ngayon yung bago natin mga kasikreto, tsaka ito yung luma. Ayan. So bago nyo ikabit, susukatin nyo muna kung magkapareho ba talaga sila, para less trabaho. Baka mamaya kinakabit natin, mali pala. So ito, tama naman. So halika, kabit na natin. Pero bago yan mga kasikreto, picturean muna natin for record lang din at para sa Facebook natin. Sa mga hindi pa po nakaka-like at nakaka-follow sa aking Facebook page, facebook.com/secretgarageautoservice po mga kasikreto. Alright mga kasikreto, na-picture na natin. So bago natin ibalik, gumamit muna tayo ng Wirt Brake Cleaner. Shout out nga pala sa Wirt Philippines, Bekene man. Yan, linisan muna natin para isang baklasa na lang. Although nalinis ko naman na po ito noong naaraang PMS. Sabi ko palitan na agad para safe na safe ang pagbiyahe. Yan, ito yung mga bago mga kasikreto. Same procedure din, babaliktarin nyo lang. Kailangan tanggal nyo muna itong bleeders ko para makapasok doon sa ating lagayan. Pasensya na kayo sa mga sound effects natin. Marami pong mga alagang hayop dito. Okay mga kasikreto, nabaklas na na, ay naabit na natin yung ating bagong wheel cylinder. Ganoon din ang procedure, kakabit nyo lang itong pinaka fluid lines. Yan. Ingat lang po kayo mga kasikreto dahil medyo madaling malostrid yan. Pag nakakabit na, susunod naman natin yung bleeder screw at yung dalawang disc na bolt. Ito nga pala yung fluid line na to mga kasikreto, alalay lang sa paghigpit, huwag pipilitin kapag matigas. Kakabit naman natin ngayon yung bagong bleeder screw. So, higpitan na natin mga kasikreto. Okay, so kompleto na. Babalik na natin ngayon yung mga spring mga kasikreto. Huwag niyong kakalimutan yung washer dito. Yan, nakaganyan. So, itong dalawa muna ang kailangan mauna.
Ay, all set na mga sikreto, yung kabila naman. Bago yan, double check nyo muna yung mga spring. Yan. Bago yan, huwag nyo kakalimutan mag double checking. Yan. So, itong spring na to, nakakabit na. Luwag, masikip na rin yung mga tornilyo dito sa likodan. Spread nyo ulit ng Wirth Brake Cleaner. Wirth Philippines, baka naman. Yan. So, all set na. Tatakpan na natin yung drum brake, tapos gulong. Doon naman tayo sa kabila. Okay mga kasikreto, ito naman kabilang side. Ganun din ang gagawin nyo. Tatanggalin nyo rin lang yung gulong. Tapos yung drum brake. And make sure na naka-free wheel para matanggal yung drum brake. Meron kasing iba, tanggal ng tanggal ang drum brake, naka-hand brake pala o naka-parking brake pala. So, hindi niya matatanggal. Nandiyan, ikuna yata yan. Yan, pinuksan ko na rin, kita nyo. Kung nakikita nyo sa video, basa din yung wheel cylinder dito. Ganoon din, tatanggalin nyo lang itong tatlong spring na yan at itong washer. Pati yung mga nasa likodan. Bakasin na natin. Na natin. Ang next naman ulit natin ay yung brake fluid line. One hour later. Okay mga kasikreto, ito yung luma. Basang basa na ng brake fluid. Ayan, kung nakikita ninyo, medyo malakas ang tulok para dun sa kabila. Ito lang pala yung nasa loob niyan mga kasikreto. Isang goma. Ito yung pinaka piston kung tawagin. Dito lang siya kadalasan nagli-leak. Saka pinapalitan ko na ng buo para assembly na. Dahil marami na rin akong na-encounter na H100 na sumisingaw yung ganito. O nagkakalik. Although, disclaimer lang, natural naman talaga sa mga unit natin na mag-leak tong ganito. Lalo na pagka medyo may kalumaan na. Yan. Okay, ito yung bago mga kasikreto. Ganun din, tatanggalin lang natin tong tarep ng brake fluid line. Pati tong bleeder screw na yan, tatanggal ulit natin para mapasok natin dun. Kasi pag nakakabit to, mahirap ipasok. Yan. Ito natin ibalik. Linisin ulit natin ng brake cleaner. Wirth Philippines, baka naman. Please naman.
yan, malinis na, kababalik na ulit natin. Ganoon lang din ulit. I-reverse nyo lang kung ano yung unan yung huli nyo tinanggal, yun ang unan yung ibabalik na yun. Years later. Okay, mahigpit na mga sikreto lahat. Next, babalik natin ulit itong mga tinanggal natin kaninang washer at mga spring. Okay mga sikreto, nakabit na natin lahat. Kakalimutan mag double check. Dinisin ulit natin ng brake cleaner. Tapos takpan na natin ang drum brake. Kalimutan ibalik yung binaklas natin na dalawang Phillips screw. Yan, yung pinakalak sa drum brake niya. Okay. So, goods na. Next naman ang gagawin natin ay mag-bleed ng preno. Tuturo ko na rin sa inyo mga sikreto kung paano mag-bleed ng preno. Shoutout nga pala sa Immortal and sa Secret Garage na sticker. Yan, pati na rin sa isa pa, iba pang mga nandito. Shoutout na rin sa inyo mga tropa. So dito sa unahan, kung mapapansin nyo sa H100, lagayan niya ng brake fluid ay nandito. Yan, nandyan. Left hand. So, ang tamang pagbi-bleed, uunahin mo yung gulong na pinakamalayo doon sa brake fluid. So, ang gulong na pinakamalayo ay yung nasa kabila. So, doon tayo mauunang mag-bleed. Tapos, sunod natin dito. So, let's go. Bleed na natin, mga kasikreto. Ayan, mga kasikreto, medyo maingay sa under ng makina. So, sa pagbi-bleed, kailangan nyo ng kasama para may taga-bomba kayo ng preno. Duluwagan lang ulit natin tong bleeder scoop. Okay, bomba! Firme! Kung nakikita nyo mga sikreto, magula siya. Uulit-ulitin lang natin yan hanggang sa maging solid yung fluid na lumalabas. Okay, bomba! Firme! Okay, so mga kasikreto, solid na yung lumalabas sa kanya.
hindi rin naman siya ganun katagal i-bleed dahil yung dulo lang ang pinalitan natin. So ang magkakahangin lang doon sa wheel cylinder, kaya ayan, solid na agad siya. Ipitan na natin to, tapos lipit na tayo sa kabila. Huwag niyong kakalimutan takpan yung bleeders ko mga kasing na ito, saka hindi pa sukay ng dumi. Okay, tapos na tayo mag-bleed mga kasikreto. Takpan na natin yung bleeder screw. Yan. So pagkatapos yung nga pala mag-bleed, paalala lang, yung mga tinalsika ng brake fluid, bubuhusan nyo agad ng tubig. Lalo na kung tumalsik sa mga gulong ninyo, dahil sa sobrang tapang ng brake fluid natin, posible yung makaluto ng mga goma. Maghugas din kayo agad ng kamay para hindi maluto yung balat ninyo. So buhusan muna natin siya ng tubig. Ayan, huwag nyo kakalimutan buhusan ng tubig yung mga natalsikan ng brake fluid para iwas sa aberya. Ganon din sa kabila mga kasikreto. So tara, kabit na natin yung gulong. Nakabitan natin yung gulong mga sikreto, huwag natin kakalimutan na higpitan gamit ang torque wrench. Mas maganda kung may torque wrench kayo para pantay-pantay yung higpit ng ating mga lug nuts. Yan, higpit na. So for road test na natin mga kasikreto. Okay na rin ang preno niya, hindi naman nalusot. So pwede natin i-sorry sa may-ari. Shout out nga pala sa Immortal Motobag. Yan, sa mga may motor dyan na gusto ng mga motobag o kahit na anong accessories, mga shock cover, seat cover, mga leg bag o chest bag, pwede nyo bilhin niya sa Immortal Motobag. Search nyo lang sila sa Facebook. Okay, so salamat po sa mga nanood. Sana may natutunan kayo sa vlog natin na to. Ingat po kayo parate at mag-subscribe sa channel natin para sa more tips and DIY maintenance. Sa mga magsasubscribe, click the notification bell button para updated po kayo sa mga video na i-upload natin. Yun lang, maraming salamat. Ingat po kayo. God bless.